Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga kapatid na nasa Marikina, maging dito sa Sariaya, at sa mga kapatid na nasa Louisiana, at maging sa lahat ng mga kapatiran natin na nakikinig ngayon online. Alam ko po ang bawat isa ay excited na sa season na ito, sa sambang gabi natin, dahil alam po natin ang sin-celebrate natin ay ang kapanganakan ng ating Diyos, ng ating Jesus Kristo, na ating tagapagligtas. Amen. At sa gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin ay nasa Roma 5:8. Samahan niyo po kung magbasa. Kung meron po kayong mga Biblia sa inyo-inyong mga tahanan, ay makipagbukas po kayo sa Roma 5:8. Sabi po dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Bago po tayo magsimula, ay nalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pag-ibig na ipinaranas mo sa amin, sa pag-ibig na iyong pinakita, na iyong pinahayag, sa pag-ibig, Panginoon, na inialay mo para sa amin. At salamat po sa pagkatulang makapapantay sa pag-ibig na ito. At dahil nga po doon, Panginoon, kami ay nagagalak at punong-puno ng pag-asa dahil sa pamamagitan ng pag-ibig na tinanggap namin ay kami naligtas, Panginoon, na mamatay ang aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tugon rin naman namin, Panginoon, patuloy mo kami bigyan ng kalakasan upang ang aming mga buhay ay ipaglingkod namin ng lubos sa iyo habang kami naririto pa sa mundo. Maraming salamat po, Panginoon, at tinataas ko po na ang bawat isa na nakikinig ngayong gabi ay magkaroon ng bukas na puso upang maunawaan ang iyong salita. Magpakilala ka po sa amin. Kumilos na po makapangyarihan, Panginoon. At inanayahan po namin ang iyong banal na Espiritu, ang iyong presensya sa gabing ito. Bagamat kami ay online, Panginoon, pero hindi ka nalilimitahan ng anumang bagay. Kaya naniniwala po kami, Lord, na maging online, Panginoon, ay kikilos ka na makapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. The love of God. Sabi po rito, yung pag-ibig na tinanggap natin sa ating Panginoon is una po, paano po natin mauunawaan? Una po is the way that it is procured or done. Binasa po natin sa verse 8. Sabi po doon, di ba? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yung word po na pinatunayan, na ibig sabihin, given proof of, may ginawa ang ating Panginoong Diyos. Love is an action, kumbaga, na hindi lamang pinahayag ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, ngunit pinatunayan niya ito. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang bugtong na anak upang tayo ng mga makasalanan ay imbis na mapahamak, ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Pinatunayan niya ito. Merong action point. May action o pagkilos na naganap. Hindi lang po yun. Bukod sa the way it is procured or done, the character of those whom Christ died. Alam po natin, before pa tayo nagkaroon ng Kristo sa ating buhay, tinuturing po tayo mahihina. Sabi nga po sa verse 6, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Yun po yung kalagayan natin dati. Tayo po bilang mga wala pang Kristo sa ating buhay, tayo tinuturing na mahihina. Kumbaga kung lalakad-lakad, baka matumba na lang bigla kasi mahina nga po, di ba? At by nature, all men are really ungodly. And ungodliness takes many forms. Kumbaga po, may form ng idolatry, may mga murder, dishonesty, carnal mind, nagahari ang kasalanan sa mundo ito sapagkat wala pang Kristo, sa mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. Sabi nga po sa Marcos 7, 21-22, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipin, nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-inbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Now, tandaan po natin na bago mamatay si Kristo, talaga naghahari na po ang kasamaan sa mundo. Kaya hindi na tayo dapat magulat pa na tayo po bilang mga tao ay nangangailangan ng pagliligtas, nangangailangan ng tagapagligtas. Tayo po noon, wala pa tayong kalakasan, mahina pa tayo, without strength.
Wala tayong strength na hanapin yung reason natin kung ano bang rason, kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Hindi natin kayang alamin kung ano yung tamang plano sa buhay natin, kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong will na gawin kung ano yung dapat natin gawin. We don't have the will to do the duty that is apparent before us. At yun po yung kalagayan natin before. Sabi nga po ni Apostle Pablo sa Roman 7:18, "Alam kong walang mabuting naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa." Naisin man natin na gumawa ng mabuti, ngunit minsan hindi natin ito magawa dahil ito sa ating sinful nature. Mateo 26:41, sabi po dito, "Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Natingnan po natin na before, nung wala pa tayong Kristo sa ating buhay, tayo po ay mahihina. Nung nagkaroon tayo ng Kristo sa ating buhay, tayo po ay mahina pa rin, may kahinaan pa rin, pero yung mahinaan na yon ay nilalapit natin sa ating Panginoong Diyos at binibigyan niya tayo ng kalakasan. Kaya nga po sabi sa Mateo 26:41, di ba, magbantay tayo at palaging manalangin upang huwag tayong madaig ng tukso, sapagkat ang Espiritu na nasa sa atin, ang banal na Espiritu na kasama natin, ay palaging nakahanda. Ngunit ang ating laman lamang ang mahina. 2 Corinto 12:9, sabi pa po dito, ganito ang kanyang sagot, "Ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Kinote ni Apostle Pablo, ni Apostle Paul, si Jesus nung sinabi niya ito. At maging si Apostle Pablo ay aware na siya po ay may kahinaan, ngunit hindi niya yung tinatago sa ating Panginoong Diyos. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kahinaan sa Diyos, at ang pangako naman ng ating Panginoong Diyos ay ang kasapatan ng kanyang kagandahang loob sa kabila ng mga kahinaan ng Apostle Pablo. Nagulanin po tayo bilang mga tao, di ba? Ngayon po tayo, mga Kristiyano na, may mga kahinaan rin po. Lalo na po siguro nung tayo, wala pa tayong Kristo sa ating buhay, talagang napakahina natin. Pero ngayon, katulad ng Apostle Pablo, yung mga kahinaan natin ay tinataas natin sa ating Panginoong Diyos. At sa kabila ng mga kahinaan na yun, sapat ang kagandahang loob ng Diyos upang tayo kanyang bigyang kalakasan. Isipin po natin na nasa job interview tayo. Ako po, medyo maraming na-experience ng job interviews, maraming rejections, mga kung ano-ano klase ng interview, may English, may Tagalog, may Tagish. Pero isa lang pong nakita ko sa mga interview na ginagawa ko, isa sa nakita ko ay syempre po i-highlight ko yung strengths ko, i-highlight ko yung skills ko, i-highlight ko yung mga certifications ko, lahat ng makakapagbenta sa aking sarili. Yun yung sasabihin ko sa interviewer. At malabo naman na sabihin ko sa kanya na ito po ang kahinaan ko, ito po yung mga traits ko na nagbibigay sa akin ng weak appearance sa inyo bilang employer. Syempre, hindi po natin sasabihin bilang tayo po yung interview. Itatago po natin yan, or hindi na lang natin i-highlight, diba? Pero ibahin po natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi po natin dapat isipin na ating Panginoong Diyos ay HR, na tinatago natin yung ating mga kahinaan. Ngunit, lalo tayo maging honest sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga kahinaan natin. Sabihin natin ito sa Kanya, maging honest tayo sa harapan Niya, maaari tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos kasama ng lahat ng frustrations natin. At alam naman ng Diyos lahat ng iniisip natin, lahat sa ating pagkatao, alam niya ng Diyos. Pero tayo po, tinataas pa rin natin ito sa panalangin. At willing pa rin ang Panginoon na makinig sa atin. Eh, hindi tayo huhusgahan ng ating Panginoong Diyos. Mabuti po ang naidudulot dito kasi tayo rin naman, in return, gumagaan ang ating pakiramdam pag may mga frustrations tayo or pag tinataas natin yung ating mga kahinaan sa ating Panginoon, pag idudulot natin ito sa Kanya. Dahil ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo po ay nagiging humble, lumalapit sa Panginoon dahil alam natin na amin natin yung mga kahinaan natin. At ang Panginoong Diyos po ay hindi maramot upang tayo po ay bigyang kalakasan, upang tayo po ay bigyang kagalakan. Sabi po sa 1 Pedro 5:7, "Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang
inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang ating pong Diyos ay nagmamalasakit sa atin, kaya okay lang po na ipagkatiwala natin ng lubos-lubos lahat ng mga alalahanin natin sa buhay. Kasama na po dyan lahat ng mga problema natin, lahat ng mga kahinaan natin. At makikita po natin na ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Hallelujah. Pangalawa po na karakteristik natin nung wala pa tayong Kristo sa ating buhay. The character of those whom Christ died. Pangalawa po is sinners. We were sinners. Sabi po yan sa verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo noong tayo'y makasalanan pa. The unconditional love of God. Ang sabi po dito, noong tayo'y makasalanan pa. At hindi inalintana ng ating Panginoong Diyos na tayo'y masama. Habang tayo'y masama pa, habang tayo'y makasalanan pa, inibig na tayo ng ating Panginoong Diyos. Inote po natin dito yung present tense na ginamit. Sabi po sa verse, habang tayo'y makasalanan pa. Habang tayo'y makasalanan pa, nangangahulugan na walang kondisyon na ibinigay ang Diyos na kailangan muna natin humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan bago niya tayo ibigin. Pero ang sabi po ng verse na binasa natin, inibig na tayo ng ating Panginoong Diyos habang tayo makasalanan pa. Kaya purihin po ang Panginoon dahil ang pag-ibig po niya ay unconditional. Hindi po niya sinabi, iibigin ko kayo kung kayo ganito na, kung kayo malinis na, kung kayo humingi ng kapatawaran. Pero ano po sinabi ng Romans 5:8? Inibig na tayo ng Panginoon habang tayong makasalanan pa. In the present, sa present situation natin, inibig na tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya purihin po ang ating Panginoon Diyos dahil ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Sinakripisyon ng kanyang buktong na anak para sa ating kaligtasan. At ito nga po yung pinakamataas na antas ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang pinagmulan ng ating kaligtasan. Ngunit hindi na naman tayo maligtas kung hindi natin tatanggapin si Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kumbaga po, yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang nag-udyok ng ating kaligtasan dahil kung hindi dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, hindi niya isasakripisyo ang kanyang buktong na anak upang tayo na mga makasalanan ay maligtas. Amen. At pangatlo po is the exhibition of love and parallel. Sa verse 7 po, makikita natin, basahin po natin sabay-sabay. Sabi dito sa Roma 5:7, mahirap mangyari ni alay minuman ng kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. The human love and divine love contrasted. Yung love of man to his fellow man, or love of man to his fellow creature, sabi po sa verse 7, mahirap mangyari or very rare kung may isang tao na mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kung mahirap nang mangyari na mag-alay ang isang tao para sa kanyang kapwa na matuwid, lalong mahirap or lalong rare na mag-alay ang isang tao sa kanyang kapwa-tao na hindi matuwid. Pero ibahin po natin ang ating Panginoong Diyos, the love of God to man. Una po, we can see that Christ died for us. Evident po ito in John 3:16. Sabi po dito, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Christ died for us. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo, ang kaisa-isang anak ng ating Diyos, upang tayo hindi mapahamak. The love of God to man. Christ died for us. And Christ died for us while we were still sinners. Yung verse po natin sa verse 8, habang tayo yung makasalanan pa, inibig na tayo ng ating Panginoon Diyos while we were still sinners. That is the extent of God's love to man na hindi mapapantayan ang pag-ibig ng tao sa kapwa-tao. Kung papaano inalay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang buktong na anak upang tayo na mga makasalanan pa ay maligtas, ganun kalain, ganun kalawak, hindi natin masusukat ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. The human love and divine love contrasted, whereas
divine love cannot compare to human love. Walang makakukumpara sa pag-ibig ng Diyos na inialay niya sa atin, na ibinigay niya sa atin. Hallelujah. The purpose for which God gave His Son. Sa verses 9 hanggang 10 po, ang sabi po dito, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sa pamamagitan ng dugo, ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo napawalang sala at tayo ay naligtas sa puot ng Diyos. At sa pamamagitan din naman ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, tiyak na tayo ay may kaligtasan. Mamaya po, babalikan po natin itong verses na ito. The blessing of justification. Ngayon po na ang sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos habang tayo makasalanan pa, inialay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon po tayo ligtas na. We now have salvation. At we have the blessings of justification, the action of declaring or making righteous in the sight of God. Tayo po yung mga anak na ng Diyos. Sa una po, we now have peace. Sabi po sa verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nakita po natin sa verse 10, di ba, na once we were enemies of God. Sabi po sa verse 10, dati tayo'y mga kaaway. So we were once enemies of God. Dati tayong mga kaaway, pero ngayon na meron na tayong Kristo sa ating buhay, meron na rin tayong kapayapaan. We now have peace before God. At itong peace na to ay nangangahulugan na yung problem natin with sin has been settled already by the blood of Christ. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, yung ating kasalanan ay settled na. Ngayon, yung ating Panginoong Diyos ay ating Ama na, hindi na siya judge. God is now our Father, not our judge. Pangalawa po is that we now have access to God. Sabi naman po sa verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Before our salvation, doon pa po tayo sa kalagayan ni Adan, na minana po natin yung kanyang kasalanan. We were condemned. But now that we are in Christ, meron na tayong perfect standing before God. At dahil may perfect standing na tayo before God, we can now enter into His presence. Sabi po sa Hebrews 10:19, kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan sa dugo, dahil sa dugo ni Jesus. Now we have access to God. Kaya po tayo nakatawag na ng Ama, Ama ko. Kaya tayo nakakadalangin na directly sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, we now have a perfect standing before God. Ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. Pangatlo po is that we have hope. We can boast in the hope of glory of God. Sabi po sa Ephesians 2:11-12. Kaya alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo'y ipinanganak ng mga Hintil at dito di ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa klaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noong nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa, at walang Diyos. And note na sinabi po dito, yung taong hindi ligtas ay walang pag-asa. Yung taong nabubuhay sa mundo ay walang pag-asa at walang Diyos. But we can boast in the hope of the glory of God, pero we cannot boast in the good works that bring salvation. Alam na alam po natin ito, mga kapatid. Sabi po dito sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. We cannot boast in the good works that bring salvation, but we can boast in the wonderful salvation that God has given us
through Christ. Yun po yung pag-asa natin mga kapatid na alam natin na tayong ligtas sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo at hindi ito dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil ito sa salvation na tinanggap natin sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Pang-apat po is that now we have daily confidence. Sabi po sa verses 3 hanggang 4, hindi lamang iyan, ikinagaganap din natin ang ating mga kahirapan, ating tinitiis, dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. We boast also in testings, during our testings, at yan po yung tanda ng isang pagiging tunay na Kristiyano, na while we have hope for the future, we also have hope in our present trials. We also have the confidence to face the present trials. Kumbaga, kung meron man tayong mahirapang tinitiis, meron tayong kagalakan dahil alam natin na yung mahirapang tinitiis natin ay magbubunga ng pagtitiyaga, at ang pagtitiyaga ay magbubunga ng mabuting pagkatao, at in the end, ang mabuting pagkatao ay magbubunga ng pag-asa. Kaya hindi po nasasayang ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin, dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, mas nakikilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, mas tumatatag ang ating pananampalataya. At ano pong sabi sa verse na binasa natin? In the end, ang lahat ng ito ay magbubunga ng pag-asa. Kaya purihin po ang Panginoon sa bawat pagsubok na pinagdaraanan natin. We also boast in testings dahil alam natin na kasama natin ang ating Panginoong Diyos habang lumalakad tayo sa ating pagsubok, habang dinadaanan natin ang ating pagsubok. Kaya makigalak po ang bawat isa na dumadaan sa mga pagsubok, sa testing, sa trials, dahil ito po ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Habang dumadaan tayo sa mga sitwasyon na yan, meron at meron pa rin tayong pag-asa dahil meron tayong Diyos sa ating buhay. At panghuli po, we experience the love of God. The Spirit within sheds God's love to us and through us. And God revealed His love at the cross when Christ died for us. Habang tayo wala pang kalakasan, we were weak, we were ungodly, we were sinners, and we were enemies. At ito po ay nagpapatunay ng great love ng ating Panginoong Diyos. Dahil while we were at those conditions, God loved us. And God sacrificed His own Son for us. While we were sinners, while we were weak, ungodly, and enemies. At kung lahat po ng yun ay, if God did all of that while we were still His enemies, how much more, mga kapatid, na ngayon na tayo mga anak na ng Diyos, ngayon na tayo may Kristo na sa ating buhay, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, tayo ay may perfect standing na before God, and we are now considered His children, at tayo naman ay makatatawag na ng Ama, Ama ko. What more, how much more will God do for us? Yun po yung nais kong iwan sa bawat isa, na bilang mga anak na may perfect standing na before God, wala pong imposible. Kaya gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya yun po yung ating pag-asa, yun po yung ating pinagtitiwalaan, yung ma-experience yung love ng God habang tayo po kanya ngayon, habang tayo po lahat ngayon ay kanyang mga anak na. Ma-experience po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos dahil noon nga na habang tayo makasalanan pa ay inibig niya na tayo. How much more will God do for us now that we are His sons and daughters? Kaya mga kapatid, yun po yung pag-asa natin, yun po yung panghawakan natin sa araw-araw, na sa paglakad natin sa ating pananampalataya, naisin natin na maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos, na maranasan ang pag-ibig sapagkat tayo yung kanyang anak at siya naman din ang ating ama. Sa Diyos po ang pinakamataas na pupuri pagsamba. Amen.